So yun, welcome po sa akin channel. So for today's video guys, so share ko naman sa inyo kung paano ba gamitin ng Stcpay para magpadala ng pera through Gcash. So ayan, binuksan na natin ng ating Stcpay. Mag-start na tayo para mabilis lang itong tutorial na to. And then yan, complete verification na kagad ang inyong i-click dyan. And then kapag may lumabas na ganyan, skip nyo lang po. Ayan, pindito nyo po yung nasa left side ninyo. Ayan, kita nyo naman po ang laman ng aking Stcpay. Yan na lang po. And then, choose nyo po yung click international transfer. And then yung add new recipient at saka lagay nyo na po yung pangalan niyan. For example, si Juan de la Cruz ang papadalan ninyo. Yan naman yung karaniwan na ginagamit pag pang sample-sample lang. And then yung country, kung nasan banda ang inyong papadalan, syempre nasa Pilipinas kasi nga nandun ang Gcash. And then click delivery option, transfer to a mobile wallet. Ayan, choose transfer to a mobile wallet tayo guys, tapos continue lang tayo. And then, pag na-choose yung mobile wallet, ayan, hanapin nyo yan. Nandyan yung Gcash, guys. Nandyan din ng GrabPay. Meron pa dyan mga ibang option. Ayan. So, pwede natin gamitin yon. Tapos, lagyan nyo na yung number ng receiver ninyo. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yun, lagyan nyo na dyan yung number. And then, ayun na nga. Tapos, ang bilis ng tutorial ko na to, no? So, nahilo ba kayo? So, bahala na kayong mag-replay. So, ayan, i-yes nyo lang kung kakilala nyo ba yung receiver. Tapos, yung nationality ng receiver, of course, ayan, Philippines yan. So, dapat, Philippines lang ilagay nyo. And then, yung age ng receiver ninyo, hulaan nyo na lang kung ilang taon. Pero, joke lang yon ha. Siyempre, nalagay yung totoong edad niya kasi baka tanungin yan dun sa ano, di ba? So, kailangan yon. So, 26 years old yung receiver ko. So, ilalagay natin yung kanyang age dyan. Tapos, pagkatapos nyan, i-continue lang po natin. Ayan. So, 26, tapos continue. Ayan, continue. Tagal naman mag-continue. Ayan. Minsan mabilis, minsan mabagal. So, ayan, waiting lang po talaga tayo mga 25 years siguro. Parang nung pag-wait mo sa kanya, charot. So, ayan, sabi na save na yung inyong beneficiary dito or yung inyong receiver. Tapos may tatawag sa inyo, sagutin nyo yun, tapos pipress 1 nyo lang. After nyo masagot, tapos ma-activate nyo na tong ano na to, tong account na to. Check nyo na kung nandyan siya. Ayan, nandyan na siya. Approved na siya. Na-approve na siya. So, magta-transfer na tayo ng money sa ating receiver. Siyempre, lalagyan natin yung desired amount natin kung ilang milyones ba yan, charot. Ayan, so meron tayong ano dito, 5,500 yung papadala natin sa ating kaibigan. Tapos, huwag nyo i-click tong include for transfer fee para hindi na siya mabawasan. So, ayan, para buong 5-5 pa rin yung makukuha niya. So, ganun kasi yung ginagawa ko, hindi ko na siya ini-include. So, ayan, i-confirm nyo lang, tapos I agree lang po. Tapos, hintayin lang po natin yung code na ibibigay sa atin or ipapadala sa number natin. Then, pag na-receive natin, ilagay na po natin dyan. Then, I agree lang po ulit. Lahat tayo agree. Walang disagree, charot. So, ayan, done na tayo. Pero bago yan, share transaction info muna tayo para isend nyo yung copy sa messenger dun sa taong pinagpadala nyo. Pero meron siyang copy. So, ayan, tapos na guys. Sana nakatulong tong video na to. Maraming salamat sa inyo panonood. Don't forget to like and share this video at mag-subscribe na rin po kayo para sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. At maraming salamat po sa inyong panonood. Once again, this is Miss Julie, ang inyong ka-vlogs. Bye! See you for the next video!